Bye-bye daw, Leon. Bye-bye. Bye-bye. Sabi ni Mama Maliyay. Ikaw ay mag-iingat. Oh, tusok pa eh. Oh. Bakit daw kaya sa nakatayo? Hello Pack members, welcome back to Husky Pack TV. Ayan, hindi na ako naka-makeup ngayon, ano? Kasi for today's video, dadalhin natin ang mga puppies sa vet kasi ngayon ang kanilang second vaccine. So supposedly yung second vaccine nila, which is their last vaccine sa atin, ay nung isang araw pa, pero sobrang sama kasi ng panahon nung isang araw, as in ulan, init. So hindi sila na-vaccine ni doktora. So kaya ang dala natin ay si Levi, si Laika, andun si Lucky. Ayan, so siguro nagtataka kayo bakit tatatlo. So si Leon po ay nakuha na ng kanyang permanent family. Ayan, so ito yung video nung kinuha si Leon. Okay guys, so ito na yung mga pabao natin kay Leon. So isa-isahin natin, syempre potty trainer. Ito na rin yung pinaka magiging cage niya. Kung makikita nyo, meron tayong ganito. Kasi sasasakyan siya sa sasakay. And since ang driver po ay si Tito lang, wala siya iba kasama, wala maghahawa kay Leon. So gagawin natin tong parang cage. Papalibot, ganyan. So gagawin natin yan mamaya. And syempre ang kanyang mga vitamins, Puppy MVP and Knuckle Vitz. Wow! Kasama na dyan ang mga syringe, of course. Tapos kung makikita nyo, meron tayong ganito. Ayan, kakarating lang nito, galing to sa AMN Shield. Ayan. So, pinadalhan din natin. So, soap to. Mga dog soap. Syempre, meron din tayong mga pa-shampoo. So, ito galing sa AMN din. Ayan. And ito naman galing sa Doggy's Choice. So, Kawati Naturale in Peppermint Scent. And of course, meron tayong AMN Shield Guard Tick and Flea Powder. Ayan, pinadalhan din natin siya. And another product from AMN Shield Guard, yung kanilang mga natural dog cologne. So, meron yung powder scent and citrus scent. So, ayan yung papadala natin. Ay, ito din pala. Galing kay Wallace Tick. So, ayan. Meron din tayong leash. Pero hindi naman nila ilalabas si Leon. Just in case lang paglaki niya, diba? Naman, dog food niya, of course, and pakainan just in case magutom siya sa biyahe. Ayan, ready na umalis si Leon. Bye-bye, Mama Maliyay. Bye-bye. Bye-bye, Mama Maliyay. Oh. Nililinisan pa bago umalis para mapogi daw pagdating doon. Bye-bye. Nasaan si Daddy? Na. Nagbababay. Bye-bye daw, Leon. Bye-bye. Bye-bye. Sabi ni Mama Maliyay. Ikaw ay mag-iingat. Bye-bye. Naku. Hawa biyahe mo, ha. Bye-bye, Mama. Aalis na si Leon. Bye-bye, Mama Maliyay. Bye-bye, Mama. Mag-iingat ka daw. Mag-iingat ka daw doon, Leon. Nililinisan pa nga niya, oh. Para daw malinis pagdating doon. Kasi nagbasa yan sa tubig niya. Bye-bye! So yan, super happy na ngayon si Leon sa kanyang family. Nakarating na sila doon. Mag-insert ako ng mga photos na sinend nila sa amin. Enjoy naman si Leon doon kasi naka-aircon siya doon. Kaya tatatlo na lang sila, 'di ba? Apat naman sila. And siguro hinahanap niyo rin ang ating Mustang at ang ating Mazda. That's one thing na gusto naming i-address ngayon kasi hindi ko alam kung paano ko talaga sasabihin, kung paano ako magsa-start, pero wala na po si Mustang at saka si Mazda. Kung maalala niyo yung vlog natin na nagpaligo tayo, after nilang maligo kasi doon na nag-start na parang mag-iba sila. Nag-start sila magkaroon ng seizures, tumataas yung lagnat nila. Ang naisip namin is stress talaga. Oh, no. Na-stress sila sa ligo kasi a little backstory about them. Alam niyo naman na sila ay ni-revive lang. Ni-revive lang ni Sir Raymundo kasi nga na-cesarean si Mishka noon and
sobrang tagal na nila sa Chani Mishka to the point na nalunod na sila doon. Kaya na-revive lang talaga sila after makuha galing sa Chan, after biakin yung Chani Mishka. And yung words talaga na aalala ni Mama na sinabi daw ni Sir Raymond sa kanya is, magaling naman daw kami mag-alaga, siguradong mapapalaki namin. Kasi usually daw, pag gano'n, na nalunod na, hindi na talaga tumatagal. So dahil nga no, na yung nangyari sa kanila during panganak ni Mishka, talagang sobrang fragile nila. Kaya nagtataka rin kayo kung bakit minsan mas tutok kami sa kanila. Kasi itong mga anak ni Malia, sobrang lakas nila compared sa anak ni Mishka. Kasi nga, sobrang fragile nila to the point na palagi silang stress. Ayun, as in, madalas silang may lagnat talaga. Even before naman sila liguan, usually, tumataas yung temperature nila. Talagang medyo mahina na sila. Pero hindi kasi kami naniwala na mahina sila before. So, nag-focus kami sa pagpapalaki sa kanila kahit sabi nila imposible. So, after ngang maligo, hindi nila kinaya yung ligo siguro. Na-stress sila sa ligo kasi first time din nila. So, after nun, the day nung naligo, nawala na si Mazda. Pero ang nangyari nun, nag-seizure muna si Mustang, tapos si Mazda tahimik lang siya, pero nanginiginig siya. Si Mustang po yung 50-50 nung una. Si Mustang yung nagsiseizures na ng mahaba, ng matagal, pero ang binawian ng buhay, si Mazda. So, naisip namin, siguro, sinave na ni Mazda si Mustang, kasi panganay po si Mazda. So, imbes na si Mustang yung mawala, nag-sacrifice na si Mazda para kay Mustang. Kasi nung time na nagsiseizure si Mustang, mas malakas po si Mazda. Kaya nagtaka kami kung bakit siya yung unang nawala at unang bumitaw. Tapos after days, naging masigla naman si Mustang. Kaya nga sabi namin, parang sinave siya ni Mazda kasi bigla siyang naging masigla. Nagbuo na yung pupo niya. After 2 days, ayun, si Mustang naggano na naman. Tumaas na naman yung temperature niya. Dinala namin siya kay Sir Raymundo. As in, dali-dali kami nagdala kay Sir Raymundo. Sobrang galing doon, sobra-sobra. As in, kasi bago kami umalis ng bahay, yung temperature ni Mustang noon, 40.3. Tapos, nung pagdating namin kay Sir Raymond, 40 point something din. And sabi nila, malapit na siya sa convulsion. So, grabe, ginawa nila talaga lahat para pababain yung temperature ni Mustang. Nilagyan din siya ng swero. Tapos, bumaba talaga yung temperature ni Mustang doon. Siguro isang oras kami doon, pinababa namin yung lagnat niya. Pinababa ng mga doctors and umabot siya sa 38 point something. So, naging normal yung temperature niya. Hanggang sa pag-uwi, normal pa rin. Pero nung kinagabihan kasi, habang binabantayan siya ni Mama, hindi siya natulog. Hindi natulog si Mama, nagbabantay siya. Biglang ayun, bumitaw na si Mustang completely. Hindi na niya kinaya. Ang mas masakit pa doon is kitang-kita mo sa kanya na lumalaban siya kasi nung mga huling part na nag-aagaw buhay na siya, na parang pinipilit, hindi siya makahinga pero pinipilit niyang huminga. Kitang-kita mo na gustong-gusto niyang mabuhay. Sabi nga ni Mama, gustong-gustong mabuhay pero hindi pinagkalooban ng Diyos ng buhay. So yun, ang tagal na niyang hindi makahinga. Habol siya ng habol ng hininga niya talaga. Hindi siya tumitigil. Pagod na siya, pero hindi siya tumitigil pag habol ng hininga niya. Hanggang sa yun, sabi ko sa kanya, tama na. Sabi ko kay Mustang, tama na. Kasi sobrang hirap na siya. Tapos yun, nawala na nga siya. Ayun, so wala na ang ating Mustang at Mazda. Sobrang fresh pa sa amin kasi kagabi lang yun. Tapos, ang dami rin kasi nagsasabi na pinagkakakitaan daw namin si Mustang. Hindi ko magets, pero may nag-comment kasi sa Instagram ko, may nakita din siya comment na sabi, pinagkakakitaan daw si Mustang. Anong hindi ko magets yung sinasabi niyo, paano pinagkakakitaan? Hindi naman palaging kita din yan eh. Pag kasi ganito din may nawawala sa amin, palagi kaming nababash, kesyo hindi daw marunong mag-alaga, ganun. Kaya nawawala, kaya namamatay. Hindi lang kami ang nawawalan ng puppies. Ang pagbe-breed po, lalo na pag husky, sobrang hirap. Huskies itself, sobrang fragile. Lalo na pag puppies, super sensitive, super fragile. Kaya sobrang hirap talaga. Kaya talagang pinupush namin na matapos yung mansion para settle na sila at nasa safe na environment na sila. Pero yun, andito na tayo sa clinic, kakadaldal ko. Kasi ito yung anak ni Malia, sobrang hyper naman nila. Ayan o, naglalaro-laro sila. So, waiting lang kami
kasi meron pang ano doon, tao. Yan o, happy-happy sila. Si Lucky yan doon sa sulok. Lucky! Patulog-tulog ka dyan! Yan o, laro-laro. Tatatlo na nga lang sila. Pero itong mga to, simula na umalis kami sa bahay, kagatan. Hanggang ngayon, kagatan pa rin. Diba? Walang pagod. Mamaya mataas ang temperature nyo, kakaganyan nyo ha. Kakalaro nyo ganyan ha. One more thing na gusto kong i-address guys. May nag-comment, sabi, napaka-luxury laman daw namin. Kasi nagpatayo tayo ng mansyon para sa ating mga aso. Sabi niya, paano daw namin mame-maintain yung mga alaga namin pag hindi na kami kumikita? Kasi sabi niya, napaka-luxury daw. Hindi naman to luxury. Ang tawag dito ay giving what they deserve. Every dog deserves a good home, a good family. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo ibigay at ano yung kaya nyo ibigay sa mga alaga nyo. Kami, gustong-gusto namin at kayang-kaya namin bigyan sila ng mansyon, kaya binigay namin sa kanila. And, one more thing! Para sa mga husky, kailangan nasa safe environment sila. And kailangan lagi silang malamig yung feeling. Alam mo yun? And sobrang tagal na namin nag-husky, 6 years, never pang naka-experience ng aircon ng husky namin. So yung pag-aircon ngayon sa mansyon nila, hindi na siya luxury eh. Ngayon pa lang namin nabibigay kung ano yung deserve nila. So, kung hindi nyo gusto yung mga ginagawa namin para sa aso namin, Sorry, wala kayong magagawa. Aso namin to, pera namin to, buhay namin to. Ayan, so tara na, mag-ano na tayo, magpaturok na tayo. Go! Let's go sa go! Let's go sa go! Alam na nila. Si Lucky, nakarating na dito eh. Si Laigan dito. Saka si Lel. Lucky, alam mo na? Lucky, huwag mo takot. Ano ito? Lucky. Ate. 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 Bakit natatakot pa yun? Tutusukan ko yun? Oh, tusok pa eh. Oh. Bakit daw kaya sa nakatayo? Sakang liit eh. Kaya ko maliit nga yan. Ano yan, Laika? Ano yan, Laika? Baisot. Ikaw ba, Hello, ikaw na ang sunod, Levi. Ah, lagot ka. Tabatsyon. Tutukin ka din sa puwet. Tabatsyon. Ikaw na. Ang loko ng mata, oh. Sabi ni Levi, tinutok niya lang. Binuhat mo, alam. Takot yan. 5 kilo na is. 5 kilos yan. Ah, hindi. Ba ito? 3.9. 9. Pero yung 1,000 dahil. Wow! Sugar? Meron din po siya sa noo eh. Ayan guys, so we're home. Ayan si ano, nagkukulitan sila. Bawal sila maglaro. Bawal kayo maglaro. Bawal sila maglaro kasi bagong turok nga, bawal maligo. 5 to 7 days, bawal ma-stress 5 to 7 days. So yan, yun lang for today's video guys, and I hope you enjoyed this video. And this video is going to be the last vaccine na makita nyo sa kanila kasi 5 days after vaccine, kukunin na sila ng kanilang mga permanent family. So, bye-bye na sa ating mga puppies. Pero yun lang for today's video guys, and I'll see you guys on our next video. Bye!
Ay, may nanghihila ng damit. May nanghihila pa ng damit.